ito na yung result. So, East Asian, I'm 84% Chinese, guys. Ang taas pala ng percentage ng Chinese ko. Ni hao, char. Tapos, may halong Vietnamese ako. Oh my gosh! Tapos, 1% lang ang Filipino ko. Mama, saan ang galing ang Vietnamese ko? And yung... Kaya pala ang hilig mo sa Chowlong Bao. Chowlong? Chowlong. Hindi pala Bao, Chowlong. Sa pho. Oh my gosh! Kaya pala mahilig ako sa Vietnamese food. Fun facts! Yeah, beefs too, I love it sobra. Apparently, Vietnamese pala ako. Chinese and Vietnamese pala ako. Wow, yun na. La. Ready? Are you ready, Daddy? You are? Vietnamese ka rin. Chinese? 46% Chinese? Ang dami sa dugo natin love Vietnamese, in fairness. Mas marami yung sa'yo. Hindi, nasyak lang ako sa Chinese. Oh, kaya bakit? Sabi ni mama sa akin, may part daw talaga na may Chinese sa amin. Mm-hmm. Pero hindi ko ina-expect na 46%. Guys! Alam mo kung anong ina-expect ko? Ina-expect ko meron kang konting European whatever sa may babang side. Pero wala. Asian, purong Asian talaga kami. And shocking na ang laki ng percentage ng Vietnamese. Mas malaki pa sa Filipino side mo. 33% ang Vietnamese. Ang Filipino mo is 20% lang. Mas mababa ka pang Filipino. Grabe. Interesting. Shocking, ha? Yeah. Chinese pa. So, do the math. Ilang percent si Kitty? Ha? I don't know. Basta high. Basta high. Galing. Galing nito, grabe. Interesting, interesting. Okay, so yung first report is tungkol sa diet. Alcohol sensitivity. Ako magbabasa. Alcohol sensitivity ko is may higher sensitivity daw ako pagdating sa alcohol. Which means mas mabilis kang malasing? I guess. So it's Mommy Chin's turn. Oh my gosh! Alcohol addiction more likely. Grabe ka sa akin! Hala, sensitive daw ako sa salt. Yung sabihin, you have to watch out sa salty foods mo. Siguro. Sweet tooth normal. Feeling ko ako dito, high ako. Totoo. Spice, yes. Higher sensitivity ako sa spice. Kasi konti lang sabihin ko, spicy, ganun. Tapos, super taster din ako. Higher preference sa sweet tooth. Kasi lagi ako naghahanap ng matamis talaga. Okay, so let's go to sports and fitness. Okay, so si Daddy Christian, medium power, medium endurance, pero high ang strength niya. So ang suggested sport for Daddy Christian is CrossFit, badminton, and gymnastics daw. Kay Mami Chin naman, medium power, medium endurance, medium strength. I'm so normal. Basketball, football, table tennis, yun daw yung mga sports pero for me. Pero parang sports ko yung mga yan. Eh wala, yun yung sa baliktad. Akin eh. It's well-being, ikaw naman mauna. Okay. Pagdating sa appetite ko. Totoo. Appetite control. Mababa ang control ni Daddy pag nagutom kakain. Stress and sleep. Yes, insomniac daw ako. Totoo night yun. Owl. Night owl, totoo rin yun. Alam nyo ba guys, na mas gumagana yung creativity ko kapag gabi. Kaya, mas gising ako sa gabi talaga. Stress tolerance. I'm a warrior. Wow, warrior. Oh my gosh, show sa'yo, Chris. Mm-hmm. Grabe daw. Deep sleeper. Maximum level. Mantika matulog, totoo yan. Sleep quality, easy sleeper. Talaga, pag nasandal tulog. Morning person ako? Okay. Ako so, next, you first, skin. Ang taas ng tendency ko sa cellulite. Hindi, stretch marks higher tendency. Oh. Love, konting gain mo lang may stretch mark ka. Totoo. Ikaw naman. Okay, so sa skin, younger daw. Wow. Acne low, which is true. Bihira ako magkaroon ng mga breakouts. Thank you sa jeans, mami. Cellulite high, actually that's true. Yung legs ko medyo mas cellulite siya. Wrinkle formation average, stretch marks low, thank you. Keloid, shockingly average. Kasi yung, alam mo ba yung tahi ko kay Kitty nung nanganak ako, nag-keloid siya. Success traits, yung IQ ko normal. EQ, which is emotional, normal. Entrepreneurship, normal. Hindi ako masyado business-minded. Creativity, normal lang. Information processing power, excellent. Finally, merong hindi normal. Okay, Daddy Chan's turn. Wow! Wow! Nakaka-proud naman ng Diyos hour ko. Ang daming excellent. Ang IQ ni Daddy ay excellent. EQ is excellent. Entrepreneur love. Kaya pala gusto mo na magtinda ng merch. Kasi mataas ang entrepreneurship tendency mo. Creativity, excellent. Information processing power, excellent. So, ano masasabi mo? Chinese ako.
Funny, huh? Music and dance, another interesting topic. So, music, dancing, normal. Musical ability, daddy, normal. Normal. Hindi, iba kasi yung gifted. Pag sinabi mong gifted, yung makarinig lang, alam mo yun. Ah, okay. We'll see. So, mommy, baka siguro normal. Dancing, normal. Alam ko naman na yun. Pero sa musical ability, gifted pa lang Diyos hour ko. Self-trist daw ako. Aha. Average ka sa lahat except fatty liver. Love. Oh, buti na lang di ako nag-alko. Ay, non-alcoholic fatty liver. So, yung mga ano, yung mga chicharong bulaklak. Shucks! Meron akong anxiety disorder. So, higher risk lang. Ayan. So, for me naman, ang aking common health risk daw ay hypertension. Kasi nasa lahi namin. Blood pressure. Ang mama ko. Allergic rhinitis, di ba nga, since meron akong dust allergies, higher risk ako doon. Hypertriglyceridemia. Hindi ko alam po ano. So, ito yung mga dapat i-watch out ni Kitty kasi parehas tayo nag-elevated risk dito sa ano na to. No cancer risk sa aming dalawa ni Daddy. So, medyo safe si Kitty pagdating sa cancer. Family planning. Ano yan? Hearing loss and deafness. Si Daddy likely affected dun sa hearing loss ng mga future babies niya. Pero kay Mommy Chin, positive ako, career ako ng hearing loss and deafness. Pati Pendred syndrome. Pendred syndrome, what's that? Hearing loss talaga. Ala, hearing loss. Hindi naman binisikiti, diba? Hindi naman, nakakarinig naman siya. Pero love, may disclaimer sila. Syempre, it still depends on your lifestyle and mga kinakain mo. Kumbaga guide lang siya. Para lang may idea ka. Hindi ka nagngangapa sa dilim. So, ayun lang. Anyway guys, kung gusto nyo rin itry, gamitin nyo na lang yung code namin na AbowFam. Ilalagay ko na lang. Gamitin nyo na lang yung code namin kung gusto nyo rin itry. So, super fun experience. Try nyo na rin. Okay, bye. Thank you so much guys.